Yo, guys, check, kamusta? Good morning sa inyong lahat, guys. So, meron lang tweet dito si Philip lang ngayong umaga, no? So, i-report ko lang sa inyo kasi ang tweet niya rito is 9:56 AM. So, ngayon is 10:49. So, mga isang oras na mahigit to, no? So, hindi, kulang ko lang, no? So, ito, babasahin ko lang to ha, kasi mukhang tatamaan niya ito yung mga, ano, yung mga gumagamit kay Papi, no? Yari kayo ngayon mga gumagamit kay Papi. Ito, hey y'all, sabi niya, no? I know this is not necessarily going to be an ideal scenario, but we will be rolling out patch later today with bug fixes and balancing changes as it's necessary for us to end the Alpha season properly and start the off season, sabi. So, magkakaroon tayo ng patch mamaya. So, karaniwan lumalabas yung patch alas 3 ng hapon, no? Pero, bago lumabas yung patch, may lalabas muna na ano, na mga parang kung ano yung babaguhin nila. No, papakita muna nila kung ano yung pwedeng baguhin, ganyan, tapos sa kanila ilalabas yung patch. So, hintayin natin yun maya-maya. Ito. I understand that there is a very limited time left in the Alpha season and introducing the changes now may affect people's final push on the leaderboard. So, ito nga, makaka-apekto nga ito sa ngayon kasi maraming nag-grind ngayon para ano, para makakit sa leaderboard ng Alpha season. No? So, ngayon, itong patch na to, sa tingin nga natin is makaka-apekto sa kanila. No, sa atin, yan. Kasi tayo, ako, nag-honor rin ako, nagpo-push din ako sa leaderboard kahit pa paano. No, so, pero, ayun nga daw, makaka-apekto daw yan. No? However, we found out a bit later than optimal that we need to get in a bunch of fixes to have the season end appropriately and for the off-season to be functional. Ayan, unfortunately, the changes had to be bundled into the patch with the rest of a bugs of our bug fix and balancing changes, so we have to release them all together prior to the season ending. So, parang ano to, guys, eh. So, syempre, medyo alanganin nga kasi matatapos na yung season Alpha. Pero walang tamang time para ilabas tong patch na to, kundi ngayon. Kesa ilabas nila to pag lumabas na yung season 1. Kasi pagtapos ng season Alpha natin, matik season 1 na yan. So, mas maganda na maglabas sila ng mga patch ngayong season Alpha pa lang kesa guluhin nila yung gameplay sa season 1. 'Di ba? Doon na nilalabas yung mga patch kung kailang nakapagbuo ka na ng team mo. Nakabili ka na ng mga Axie na medyo may pricey para mabuo yung team mo, tapos doon nila maglalabas ng patch, maninerf yung mga Axie mo. So mas pangit 'yon, no? So mas tama lang na ngayon nila ilabas yung mga gantong patch, 'di ba? As you know, we've been releasing patches and making changes throughout the Alpha season and we will continue to do so in the next phase as well to progress the game development as fast as possible. However, we were committed to not have any season change once we officially start season 1 unless absolutely necessary. So ayun nga, guys, no. Iiwasan na nilang maglabas ng mga patch pag lumabas na yung season 1. No, kasi nga syempre buo na yung team mo doon, no. So, kaya ngayong mga panahon na to, talagang tinatry nilang i-balance lahat, no? Para pagdating ng season 1, sabihin na natin hindi perfecto, pero kung may babaguhin man sila, ayan, sabi nga nila, it's unless absolutely necessary na yon, no? I apologize for anyone affected by this and it's certainly not how we plan to operate regularly, especially during the official seasons. However, it is an exceptional case and we will be working on improving our processes to avoid potential situation like this in the future. So, para sa akin, guys, tama ito na ngayon na nila maglabas ng patch kesa maglabas sila ng maglabas o baguhin nila yung game sa season 1, no? Kung kailang andun na yung SLP, andun na yung mga NFT natin na runes and charms, saka pa nila babaguhin. So, mahirap kasi yun eh. Halimbawa, bumili ka ng runes, na mystic runes, tapos sobrang mahal nun. Diba? Tapos, sa season 1, binili mo ng mahal, tapos napag-alaman nila naging OP, tapos sa kanila ininerf, ang mahal ng bili mo dun. Diba? So, malulungkot ka talaga nun. So, mas maganda, ngayon pa lang season Alpha, i-balance na nila lahat, no? Para pagdating dun, perfect na. So, kung ano man yung buuin mo sa season 1, hindi na mababago, o hindi na maninerf, or kung sakaling ano man yung gawin nila, diba? So, ayun yung ano ni Philip lang ngayon, guys. No? At ako, para sa akin, baka tamaan ngayon sila, ano, sila Papi. Kasi ayun yung parang pinaka talagang ano, sinasabi ni Philip lang ano nakaraan, di ba? Next patch, babagoy na si Papi. So, yari na. Yari na yung mga may Papi dyan, guys. No? Pero, sana hindi naman ganun ka-nerf, no? Yung talagang playable pa rin na medyo malakas pa rin ng onte, no?
para sa mga bagong players, no? So ayun. So ito naman guys, si Psychout nag-post na, nag-tweet din siya, no? Ano ko lang to, ito kasi yung sa ano to eh, sa Time Magazine, 'di ba? Nakita niyo yung post natin yung nakaraan sa Time Magazine. So parang ang sinasabi lang dito ni Psychout, guys, yung mga reporter o yung mga media, talagang negative yung bato sa Axie Infinity, no? Lalo na pagdating sa Philippines nga na sinasabi daw na nangako yung Axie Infinity na ganyan, na aahon sa kahirapan mga ganyan. Kasi nga, tignan nyo yung ano dito. A crypto game promise to lift Filipino out of poverty. Ayun yung, tignan nyo yung ano, pamagat ng Time sa Time Magazine. Pero, kung tutusin, wala namang pinangako ng ganyan yung mga developers ng Axie, di ba? Hindi naman nila pinangako na iahon kayo sa hirap niya, ni, di ba? So, parang ayun yung pinupunto ni, ano, ni Psychout na puro negative, tapos meron pa silang mga hindi binanggit, no? Hindi binanggit na yung mga importanteng bagay din na hindi nabanggit sa balita na yun, di ba? Sana ba yun? Tulad nito, ayun, no? Never tell the full story and fail to address our strong stats, no? Such as 400,000 Axies that have been purchased in the last 30 days. Or that we have over 3.7 million installed on the Ronin wallet with 800,000 monthly active users. So parang ang sinasabi ni Psychout, parang bias kasi yung pag-report ng media sa Axie Infinity, no? So ayun lang yun guys, no, para sa akin wala tayong magagawa kung ganun yung tingin nila, no, kasi maraming negative na naririnig yung media. So syempre mas ganun yung sasabihin nila, di ba? Yung negative kasi mas maraming makikinig sa negative sa totoo lang, no. Kaya nga ito nga sabi ni Rodian, they are going to pad anyway, so let them speak. Time and facts will teach them, sabi niya, no. So okay lang yan. Kung ito nga guys eh, merong tinweet dito si Idol Kuku, no. So ayan, no, sabi niya rito, most people will look into the negative side of the situation. Mas madali kasing pag-usapan at ipakalat ang negative na balita. Hindi mo nga naman kasi kailangan maglabas ng thousands of dollars para makapaglaro. Kaya may scholarship na kung saan ang daming nakikinabang. Hindi naman ito ang dulo o katapusan ng Axie. Tuloy-tuloy lang yung team market cycle yan. Sabi, umiikot. Yung sirang relo nga, tama ang oras dalawang beses kada araw eh. Aralin mo para hindi ka basta nagdidesisyon ayon sa emosyon mo, no. So dito guys, nung binasa ko to, mayroon siyang nabanggit dito na parang ano eh, na parang tama rin na nung panahon na mahal yung mga Axie nasa 100,000 isang team, hindi naman mga developers nagpepresyo noon. Ang nagpepresyo noon is mga player, 'di ba? Parang ano, narinig ko na to kay ano eh, kay shoutout kay Idol KGX. Tama yung sinabi niya na ano eh, na hindi talaga, hindi niya pwedeng sisihin yung mga developers kasi ang nagpepresyo ng binili yung Axie is mga player, no? Mga tao. Parang ano, sinabi din dito na parang yung Jordan 1, 'di ba? O kaya yung ano, yung Kobe, 'di ba? Yung sapatos ni Kobe nagmahal, 'di ba? Pero bibilin mo 'yun sa tao. Nagmahal na siya pag binili mo siya sa tao, pero yung presyo nung sa paggawaan nun, parehas lang ng presyo tulad dun dati, 'di ba? Hindi nagbabago. Nagbabago lang siya depende sa sitwasyon o kung sino yung magbebentang tao, 'di ba? Parang ganun. So, yung mga developers, wala silang kinalaman kung bakit mahal yung mga ano doon, yung mga Axie nung panahon na nasa hype yung Axie, kasi hindi sila yung nagpepresyo ng Axie, kundi mga player na nagbebenta, 'di ba? So, ayun lang. So, etong patch na 'to, guys. Sa tingin nyo, anong sino yung ano dito, sino yung masaya ba kayo mangyari tong patch na to? Kasi kung ikaw, nahihirapan ko nyari, si Papi, nahihirapan mo sa leaderboard, lagi mo nakasalubong. So baka ngayong patch, ngayong araw, mabawasan yung puwersa niya, no? Tsaka yung ibang mga runes, no? So ayan guys, no? Binalita ko lang sa inyo to ngayong umaga, baka mamaya gumawa ulit tayo ng video mga gabi, no? Sa follow-up ng patch na to, gagawa ulit tayo ng video, no? So ayun lang guys, no? Huwag nyo kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel natin. Yung donation code ko nandiyan sa description guys, huwag nyo kakalimutan. Tapos araw-araw tayo nag-update, no? Baka nga mamaya mag-update ulit tayo. So mamaya, see you on the next video. Alam nyo naman guys, love na love ko kayo lahat. Maraming salamat sa nanood at magandang araw sa inyo mga kapatid.